and then pair. Yon. So narinig niya yung tumunog na yun, which means kino-confirm niya na na-connect ka na sa device na to. Hey guys, so welcome back to my YouTube channel, and today we have here the NFC desktop wireless receiver BT200 Bluetooth 5.0. Kung gusto mong gumamit ng device na to, of course, gusto mo ng Bluetooth connectivity to your amplifier or receiver. So which means you can play audio from your smartphone, tablets, or any devices via Bluetooth connectivity into your regular amplifier or speaker setup. Okay, so this time, tignan natin kung okay ba talaga itong BT200 na to. And i-connect ko siya sa aking mixer since wala akong Bluetooth connectivity dito, and later on susubukan natin siya sa Spotify. Okay, so tingnan natin kung ano yung nasa loob ng box nito, and nakuha ko lang to sa Shoppee around 380 pesos. Okay, so dito sa loob ng box niya, meron tayong tatlong kable. Okay? So, yung isang cable na kasama is mini quarter inch to mini quarter inch TRS. Okay? And meron dito mini quarter inch to analog RCA, left and right. And meron din tayong micro USB. Okay? And then, going to your type A. So, which means, ito yung gagamitin natin to power up the device. So gagamit tayo ng cellphone charger like this one, which is not included. So gagamitin natin siya to power up the unit, no? Okay. And then ito yung ating, yan. Ito yung ating receiver. So this is the NFC Bluetooth receiver, and meron siyang left and right RCA analog outputs for audio, okay? And then meron ka rin yung kanina na pinakita ko, yung cable na mini quarter inch, dito siya sa auxiliary output, no? Yan. And then meron din dito USB, USB input, so pwede kang mag-plug ng USB flash drive na merong mga laman na music, okay? So kung gusto mong makinig na music na nasa flash drive, pwede 'yon. Okay, so ito yung ating power input, no? 5 volts. So gagamitan natin yung charger ng phone. Okay, so testingin natin. So dito, since na yung mixer ko is meron akong mini quarter inch input doon. So gagamitin ko dito is ito. Dito kay input yung analog RCA. Yan. Going to my mixer. Okay. And ngayon is yung power niya. Okay. So Bluetooth mode. Yon. So narinig niyo naman yung pagka-turn on niya, may nagsalita ang Bluetooth mode. So which means yan, ready to pair na yung device. Okay? So ngayon naman, gagawin natin, pupunta tayo sa ating smartphone. Okay? Okay. And then, pupunta tayo sa ating Bluetooth. Make sure na i-on nyo yung Bluetooth nyo. And then, sa settings, is punta ka doon sa mismong yung connected devices, yung Bluetooth. Yan, punta ka sa Bluetooth options. And then, since the first time natin nagkoconnect itong BT200 dito sa ating smartphone, okay, so ang gagawin natin is pair new device. Since nawala siya sa list, wala pa siya sa list, no? So, pair new device, then BT200, ayan, lumabas na, and then pair, yon.
So narinig niya yung tumunog na yun, which means kino-confirm niya na na-connect ka na sa device na to. Okay, so ngayon naman tingnan natin, punta tayo sa Spotify. Okay. Then for example, piplay ko yung music. Volume natin. Yan. Okay. So dito sa smartphone ko, naka full volume na ako, no? So ngayon dito sa Bluetooth receiver mo, hinaan ko muna. Is kung makikita mo dito, may mga controls. Yung mga controls na yan actually pwede mo siyang gamitin for volume up and down. Itong yung previous and next track is pwede mo siyang gamitin for adjusting the volume. So para ma-adjust mo yung volume, para hinaan mo siya, i-hold mo lang na matagal yung previous. Yan. Okay? So pag ginawa mo yon, which means hindi humihina yung mismong cellphone. So naka-full pa rin yung volume ko sa aking phone. Okay? So dito yung volume control na yan. So pag nilakasan mo siya at tinodo mo, hold mo lang dito naman sa next track. Yon. Meron din siyang notification na ganun na indicator na naka-full volume na yung Bluetooth receiver mo. Okay. So once na ginamit mo naman ito, yung mga buttons na to na hindi mo ino-hold, pwede siyang repeat. And then pag dinouble click mo, lumilipat siya ng previous track. Okay? Ngayon naman, pag ito, yung next track, pupunta siya sa next track. Yan, pupunta siya sa next track. Okay? And then, sa gitna, meron siyang play pause. Yan. Play. And then, pause. Okay? Play. Pause. Okay? Yan. So, yan yung sound quality niya. Pakinggan nyo na lang din. At, punta tayo sa isang track. Ah, kasi nakadulong track na pala yun. Kaya pala ayaw lumipat dun. Ayan. Ayan. Okay, so, just additional info. Hinaan lang natin. Okay, so just additional info, wireless range niya is 10 meters or 33 feet. And dito sa manual, nakalagay din dito, is performance class niya is high fidelity or hi-fi class, no? And nakalagay din dito is effective distance is 15 meters. So hindi ko pa masabi or matatry na ganong kalayo yung ano niya, okay? So, titingnan natin sa follow-up review nito. Tetry ko sa medyo mas spacey na lugar. Okay, and tingnan lang natin itong ano. Okay, yung weight pala nito is medyo magaan lang, no? So, baka mamaisipin mo walang laman sa loob. Of course, medyo maliit lang yung board nito, no? So, quality-wise, sound quality, okay naman siya. Pasado sa akin. Okay. So, hanggang dito na lang yung video na to. And I hope nakatulong itong video na to for you to have a solution for Bluetooth connectivity if you want to have Bluetooth connectivity into your amplifier or any amplifier receiver or speaker setup. Okay, so thank you for watching and I hope you subscribe to my channel and don't forget to like this video and hit the notification bell for you to be updated into my future videos. So, thank you for watching.